namang mali, no, sa pagkakaroon ng magandang vocabulary. Ngunit kapag nawala ang mensahe sa oratorio, hindi mo na nakuha ang punto. Ang tunay na katalinuhan, kasi hinahangaan ng mga nananalumpati, iniisip nila, matalino ang mga ito. Eh, hindi naman natin sinasabi na alisin na yon. Alam ni Pablo na mga kaluluwa ay naligtas, hindi sa pamagitan ng mga nakahikayat na mga pananita o mga rhetorics. Parang matigas, mahirap i-decipher. Dapat nga na matuto ng mga salita at mahalin ito sapagkat they are the tools of our trade tulad ng paggamit ng karpintero sa martilyo at sa pagsukat upang itayo ang kanyang mga dibuho o mga gusali. Ang mga maral ay gumagamit ng mga pa ng mga 8 classes of words, no? Or 8 parts of the sentence. Tanda niyo pa yun? Sino pa nakakaalam dito? 8 classes of words or 8 parts of a sentence. So, pag alam mo kapag yan ay na-master mo, yung 8 parts of the sentence, maganda ang mabubuo mo na mga pausap. Nouns, alam mo yung nouns, pronouns, verb, adjective, gamit mo yung mga yan. Interjection, conjunction, diba? Adverb, may preposition pa tayo, bukod pa sa article. So, kailangan, meron din tayong mastery sa bagay na yan. Pero hindi para sabihin tayo matalino. Sapagkat, ang tunay na katalinuhan ay may kakayahang gawing simple ang mahirap na intindihin kung sa pangkaraniwang kaisipan na. Ang tunay na magaling ay ang may kakayahang gawing payak or simple ang mahirap na kaisipan upang maintindihan ng mahal. Kaya, again, walang mali sa paggamit ng mapagpakawalang pananalita para ilarawan ang maluwalhating katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi dapat matabunan ng anino ng lengguwahe ang mensahe. Tingnan natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Bumanggit siya na yung kanyang pangaral na hindi ayon ng wika sa karunungan ng tao. Ang mga Grego ay tanyag dahil sa kanilang pagmamahal sa filosofiya. Hinahanap nila ang mga kalalakihang magbibigay sa kanila ng mga bagong teorya at bagong kaisipan. Kaya hindi kalabisang sabihin na inangat ng mga Grego ang karunungan ng tao at filosofiya sa status ng pagiging isang reliyon. Kaya ang isang matinding nagagawa nito ay sinasamba na nila ang kaalaman. Yan ang mga tinatawag na Gnostiko. Gnosticism. Ang panawagang mangaral ay hindi panawagan na ipahayag ang aming mga opinyon o ibigay sa kongregasyon ang isang panglingguang rundown sa iniisip natin tungkol sa iba't ibang issue ng lipunan o kung ano paman. Bagamat nababanggit siya ng mangaral, subalit ginagamit lamang yan bilang mga ilustrasyon or case para patutuhanan na realistic talaga yung sinasabi niya about the Word of God and yung practical na application sa mga bagay na ito. Ang panawagang mangaral ay hindi isang paanyayang ibangon ang paborito naming libangan at ipatupad ang aming mga personal na pamantayan sa kongregasyon. Ang panawagang mangaral ay ang panawagang buksan ang salita ng Diyos at ipahayag ang lampas sa panahong mga katotohanan ng Panginoon sa mga taong kailangan makinig mula sa Kanya.
Bagamat sinulat yan way back 2, 3, 4,000 years ago, yun ang subalit timeless po yan. Timeless and yet timely. So, ano ang mga bilang mga mangaral, ano ang dapat tandaan ng bawat mangaral? Ang sabi dyan sa Ikalang Timoteo 4:1-2, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matagang pagtuturo. Kaya, ang panawagang mangaral ay ang panawagang ipahayag ang Ebanghelyo. At yan po ang ating mensahe. Atin po alalahanin, pag sinasabi natin Ebanghelyo, eto agad ang papasok sa isipan mo. Sa 1 Corinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So about the death on the cross of our Lord Jesus Christ, because His death is our life. Ganun siya kahalaga. And His resurrection ang evidence ng katotohanan yun. Kaya, hindi tayo nagsisimba para marinig ang mga opinyon ng pastor tungkol sa politika, psikolohiya, ekonomiya, o reliyon. Maraming mga siruhano o dalubhasa sa bagay na iyan. At hindi iyan nagpapakadalubhasa ang pastor sa mga bagay na iyan. Tayo ay pumupunta para marinig ang isang salita mula sa Panginoon sa pamagitan ng mangaral. Ang salita ng Diyos ay nagpapatibay at gumagawa ng pagkaisa. Ang mga opinyon ng tao ay nagpapalito at gumagawa ng pagkakabahabahagi. Sa liwanag niyon, narito ang pagkasabi ni Pablo kay Timoteo na gawin niya. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangaral, at ang pagtuturo. Yan po ay, yan din ang mandate para sa lahat ng mga mangaral, para sa lahat ng mga pastor. Hindi kailangan ng mundo ang aming mga opinyon. Alala ko tuloy si Pastor Ben Abante. Kasi siya yung punong pastor ng Bible Baptist. And yet, maririnig ko siya sa Kongreso. Di ba? Kasi, ano siya? Kongresista siya. Hindi marapat yun, hindi ng kanyang mandato. Kailangan marinig ng mundo ang tungkol kay Jesucristo. Hindi nila kailangan ang kaisipang pang-filosofiya o mahabang sanaysay tungkol sa kasalukuyang mga pangyari. Updated ba ang pastor? Yan ang isang naharap nila. Kailangan yung aming pastor updated sa mga current events. Hindi po ganon.
Kailangan nilang marinig ang malinaw at simpleng salita ng Diyos. At kung sapat na ang gayong uri ng pagsulat para kay Pablo, dapat sapat na iyon para sa atin. Kaya ating alamin kung ano ang dapat gamitin sa aming pangaral. At least alam ninyo, kaya nyo na na ikang ay mag-assess kung marapat ba ang tao na iyon sa kanyang pagkapastor. Nagagawa ba niya kanyang mandato sa pagkapastor? Bagamat dapat namin iwasan ang mapaimbulog na oratorio, ang mga filosofiya at mapanghikayat na pamaraan ng tao, ang aming pangaral ay dapat dumaloy mula sa kapangyarihang makalangit at hindi makalupa. Sa talatang 4, sinabi ni Pablo na bagaman kulang ng mga bagay na sinasang-ayunan ng mundo ang kanyang pangaral, ginawa naman ito sa pagpapamalas ng Espiritu at kapangyarihan. Pagpapamalas, ang ibig sabihin niyan ay pagpapatunay na ang kahulugan ay tinutukoy niya ay kapangyarihan ng Espiritu. Yun ay lakas, otoridad, at pwersa. Yun po ang kahulugan sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa lakas ng Espiritu. Sa authority ng Espiritu. Sa power ng Holy Spirit. Kaya, kung makikita natin ang anumang walang hanggang bunga ng ating paglilingkod, dapat nating gawin ito tulad ng ginawa ni Pablo. Sinabi nga niya, bilang paalala, muli, sa English, patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Kaya huwag sasama ang loob mo kapag nire-rebuke ka ni pastor. Kasi mandato yun ni pastor. At sumama ang loob mo, eh puro lagi na lamang rebuke ni pastor. Wala nang encouragement. Na-discourage ka na kay pastor. Eh may rebuke man, may encouragement din. Ano? At ang inilalagay talagang pastor, makapagtuturo ng wasto. Meron siyang kakayahang makapagturo. Hindi dahil sa panahon natin ngayon kasi no, marami na rin ginagawang pastor. Pero dahil naging pastor, dahil walang pwedeng maging pastor. Wala, kasi maaaring siya lang ang lalaki. Yun ang nangyayari yan eh. Or kung isa naman, ay yung nakita yung dedication ng tao. Napakasipag sa ministeryo. Bandang huli ginawa ng pastor. Pero wala sa kanya yung kaloob ng Espiritu. Kasi kapag inilagay sa gawain ng Panginoon, ang Holy Spirit, mayroon na yan inilagay na gift doon. Kaya sa inilagay sa gawain na iyon. Minsan, tinanong ako, bakit mo iniisip na ikaw ay para sa ministry na ito ng pagpapastor? Eh sabi ko, kasi meron akong kaloob ano, na hindi pang bahay lang. Alam ko, yung kaloob na natanggap ko para talaga sa ministry. Kasi may iba nasasabi, kasi yun na lang yung pamilya mo. Kasi yun na lang yung mga anak mo. Pero nakita, no, ako nag-aral sa Bible school, nakita naman doon na mayroon talaga akong mga kaloob. Kaya nga, kahit nga mayroon pumupula sa akin, nakakarating sa mga otoridad, yung kalalagayan ng aking pamilya, pero alam kasi nila na binigyan ako ng Holy Spirit ng gift na makikita mo lamang para sa mga pastor. Kaya yung mga otoridad, yung mga sabihin nating
may kinalaman sa mga pagsusugo para sa pagpastor, pagpapakal ng kamay para maging pastor, ay nire-reject nila yung mga pag ano sa akin, pagpula. Ito talaga namang may pula. Talaga namang may pintas. Kasi yun talaga, no? Ang mga pastor, kung titignan mo sa kanilang personal na buhay, may mga kapintasan. Para, sabi nga ni Apostol Pablo, para hindi magmalaki. Tandaan lagi na we are earthen vessel, di ba? Mga sisidan lamang na lupa. Kaya yung sisidan lupa, ibig sabihin, pag unang tingin mo pa lang, mapupulaan mo na kasi yun ang ibig sabihin ng earthen vessel eh. Lupang sisidlan. Hindi ceramics. Di ba? Hindi made of brass or silver or even gold. Kasi, ang mahalaga doon, yung laman. Eh, ginamit ng Diyos yung vessel. Kahit na lupa. Ginamit ng Lord eh. Kaya ang tatanggapin mo, yung laman ng vessel. Ito ba? Kaya, ang punto natin, kailangan natin kalimutan ang pagpahanga sa mundo. Eh, yan ang mapapansin mo sa mga ilan. Nakakalungkot man, di ba? Na may mga pastor na pag talaga sila tumayo sa pulpito, sobrang galing. Kaya nga na-invite pa no, sa iba't ibang mga speech engagement. Ang naging problema lang sa mga tao ay si pastor nang nakita, hindi yung dala-dala ni pastor. Diba? Hindi yung ipinapangaral ni pastor. Kumbaga kung minsan, nakakahat lang pa yan. No? At yung pastor naman na, may mga pastor naman, pack up, prideful. Kasi magaling sila eh. Di ba? So, nakakalimutan lang na i-restrain ang kanilang mga sarili. Nakakalimutan nilang i-assess ang kanilang mga sarili. So, kailangan natin kalimutan ang pag-akit sa mundo. O yung iba kasi kung sila yung pastor na ano, talagang ang sa tayo pa lang, talagang mamemesmerize na ang tao. Kaya pag in-invite ng pastor, sama na ako. Diba? Kailangan natin kalimutan ang maging katanggap-tanggap sa mundo. Kailangan natin talikuran ang bawat pragmatiko na pagtatangkang isagawa ang gawain ng Panginoon sa kapangyarihan ng laman at sa pamagitan ng mga kakayahan ng ating mga intelektual na kaloob. Alala ko, alam nyo, si Pablo, na ikwento ko nga kay nung kami nasasakyan, na ikwento ko nga dito kay Andrew na sa Corinto, di ba? May mga dumating para maliitin si Pablo. Eh, yun namang mga tao ko rin to na naging Kristiyano dahil kay Pablo, nadala. Dati ikinikilala nila, mataas ang tingin nila kay Pablo bilang sugo ng Panginoon. Minaliit nila si Apostol Pablo. Eh, hindi naman dapat ganun. Pero, yung mga dumating galing sa Jerusalem, na minaliit si Pablo at nag-influensya pa sa mga taga-Korinto para maliitin si Pablo, eh hindi nila alam. Si Pablo ay galing sa pinakamataas na antas ng paaralan. Kung sa intelektual lang, ha? Kasi nakita nila isang mapagpakumbabang Pablo na eh. Hindi mo na matitrace yung kataasan, yung kayabangan ni Pablo. Kaya nga, napilitan nga si Pablo na sabihin niya yung kanyang educational background, yung ayaw man niya, nakakahiyaan man, pero napilitan siya, sisulat niya sa kanyang ikalawang sulat. Eh kasi, yung mga tao na yan, eh, sisirain pa yung ministry. Si Pablo po'y napakahusay. Kung sa oration lang, napakahusay din ni Apostol Pablo.
Sapagkat yung sabihin natin sa ating panahon, mag-isip ka ng sikat na pamantasan, nung panahon nila, yun, doon nag-aral at nag-graduate si Apostol Pablo. Ang tawag na ay paanan, no? Sa paanan ni Gamaliel. Kaya, highly intellectual po si Apostol Pablo. Pero sabi niya, wala na yun, pinalikuran na niya yung mga yun. Ang kailangan natin ng higit kaysa ano paman ay ang isalimbay ang kontrol ng ating buhay sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi nga sa Efeso 5:18, huwag kayong maglalasi sapagkat mauwian sa magulong paumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kapag isinungo natin ang ating sarili sa Kanya, sa Diyos, dadaluhan niya ang pangaral ng salita ng Diyos na may pagpapamalas, demonstration ng Kanyang kapangyarihan. Ang isang dahilan kaya kulang ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga worship services ay punong-puno tayo ng ating mga sariling galing. Kaya wala ng espasyo para punuin tayo ng banal na Espiritu. Tiyak na tiyak tayo na taglay natin ang lahat ng kasagutan at ang kakayahan na mapangyari ang mga bagay-bagay. At hindi natin alam that we are helpless at lubos na umaasa sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. Yan ang dapat na ma-realize ng mga pack-up Christians. Kaya, ang hamon, mga kapatid, mahimo kayo na ang pangaral sa sarili nito ay walang maililigtas ng kahit sino man. Ang aming pangaral kung yun lang din, ano, ay hindi nakapagbabago ng mga buhay. Ang aming kasanayan sa paglalahad ng Ebanghelyo sa sarili nito ay isa lamang ehersisyo sa kawalang silbi. Ngunit, kapag isinagawa ang aming pangaral at patotoo sa kapangyarihan ng Diyos, kagila-gilalas ang mga bunga nito. Isa nating case, ano? Si Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards, nung mga panahon niya, halos, ano na, ang mga iglesia, malamig na, parang patay na ang mga iglesia. Wala na ang kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon, naging tradisyon na lang ng mga panahon. Itong si Jonathan Edwards, wala lang salamin niya. Kasi alam nyo, may salamin niya si Jonathan Edwards. At ang mata niyan, malabo, kaya ang salamin niya napakapal. Kapag siya ay nangangaral, hawak yung kanyang manuscript, nakasubsob na siya doon sa manuscript niya habang nangangaral siya. Ganon siya si Jonathan Edwards. Pero alam niyo ba, yung kanyang pangaral ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng The Great Awakening. Nagkaroon ng revival sa Amerika. Alam niyo kwento na yun. Ilang revival ba yun? First, ano? First revival. Kasi nagkaroon ng third revival. First revival sa Amerika. Through the preaching of Jonathan Edwards ng kanyang pangaral kung sa paningin pang tao ay walang kabuhay-buhay. Pero ginamit ng Diyos sa panahon na yun. In God's own time. God's own place and doon sa mga akmang mga tao na makikinig dito. Pangalawa, ano ba yung pagtitibay namin sa aming pangaral? Ang pagtitibay sa aming pangaral, yamang hindi kami dapat mangaral
sa sarili naming kapangyarihan at ipakita ang aming kahusayan mula sa natapos na edukasyon at ang aming mga kasanayan bilang mga biyasa. Ano ang gagawin namin kapag nangaral kami? Sinagot ni Pablo ang tanong na yan ng napakalinaw at naiksing sinabi sa mga talatang ito. Binasa natin kanina. Ang daladala ay ang patotoo ng Diyos. Ang patotoo ay nagdadala ng ideya ng pagiging saksi. Mga kapatid, ang Biblia na ito, ang patotoo ng Diyos. Ang Biblia ay ang aming teksto para sa pangaral. Hindi ang kasalukuyang mga kaganapan o ang pinakabagong teologikal na bentang-benta sa maraming mga iglesia. Ang isang pangunahing pwede natin example ay ang dispensationalism. Napakamabenta po niyan. In fact, nakagawa pa nga ng mga aklat tungkol sa bagay na yan. At nakagawa pa ng mga pelikula tungkol sa bagay na yan. Bentang-benta ang theological system of belief na yan ng dispensationalism. Pero bilang mga mangaral, dapat namin ipangaral ang Biblia sa kabuuan nito. Dapat namin ipangaral ang buong payo ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed to declare to you the whole counsel of God. Full purpose, full objective, full counsel of God. So, naalala ba rin niyo ang sinabi ni Pablo kay Timoteo nung kanina binasa natin? Ipangaral ang salita. Hindi lamang ang iyong pet doctrine. Ipangaral ang salita. Hindi lamang yung mga bahaging inaaprubahan mo. Ipangaral ang salita. Hindi lamang ang mga bahaging nakasisiya sa iba. Ipangaral ang salita. Hindi lamang ang mga bahaging walang kontrobersiya. Ipangaral ang salita. Mga luwa, pagtitibayin namin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa talatay kaluwa, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang kanyang mitiin sa Korinto ay iwasang masalabid, ma-entangle sa ganitong mga problema. Sa problema ang kanilang kinasuhan. Sa kanilang mga pagkakaiba at sa kanilang mga pinagtatalunan. Ang kanyang mitiin ay ipangaral si Kristo at siya, si Kristo rin yun, at siya rin na napako sa krus. Ang mitiin ni Pablo sa Korinto ay ipangaral ang Ebanghelyo. Yan ang aming mandato. Hindi namin dapat ilagay ang aming mga sarili sa mga alalahaning pang-away bata ng tao. Hindi kami dapat masalabid sa pangmundong kaabalahan ng isang nawalay na sanlibutan. Sinabi ni Pablo, a soldier does not entangle himself with the affairs of this world. Na ang tinutukoy niya ay ang mangaral ng Ebanghelyo na itinutulad niya sa isang sundalo. So ganito dapat ang mga ipinapangaral. Gaya ng Romans 4:25. He who was delivered for our offenses, referring to our Lord Jesus Christ, and was raised again for our justification. Ito dapat ang pinapangaral. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito dapat ang pinapangaral. Kung anak ng Diyos ay nasa kang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya bilang hamon, tanggihan mong masakote sa mga controversial na usapin, iskandalo, division, pagagambala at kompromiso ng panahon. Magpa-capture ka, magpasakote ka sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang maluwalhating ebanghelyo na ipinangaral sa pagpapamalas or demonstration ng Espiritu at kapangyarihan. Yan ang uri ng pangaral na binendisyonan ng Diyos. Kaya bilang konklusyon, kapag namatay ka
At ibinaon nila ang iyong katawan sa ilalim ng malamig na hukay. Ang bawat opinyon na kinasama mo ay masasama din doon. Ang iyong mga maling palagay, opinyon, personal na kaisipan at iba pa ay hindi makauubos sa iyo. Hindi kanyang malalampasan kahit isang sandali. Dahil sa pagkabilis nilang lumilipas, wala na isama sa mga bagay na iyon ang karapat-dapat na kunin ang alinman sa ating pangaral ngayon. Ang pagtutuon ng ating pangaral ay hindi dapat maging anuman, kundi ang buong payo ng salita ng Diyos at ang mahalagang ebanghelyo ng ating kahangahangang tagapagligtas. Mangaral kami, kaya mangaral dapat kami ng salita. Tayo muna langin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa amin ay ipinaalala ninyo ang mahalagang bagay na dapat mapakinggan ng bawat isa sa amin bilang mananampalataya. Ang dapat aming pahalagahan at ituring na kayamanan. Walang iba Panginoon, kundi ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng kaligtasan, ang Ebanghelyo ng iyong Panginoon. At nawa nga, sumapuso namin ito. At ang kayamanan ito ay mabahagi namin sa ibang mga tao sa pamagitan ng ministeryo na ipinagkaloob mo po sa amin. At gagawin namin ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.